the world. Can I have more? Sure. Mikaredisin mo. Let me. I want you to enjoy your special day, man.
Hala! May batang namatay dito! Sinong batang yan? Milagros, ihanda mo hulaan! Ano nangyari sa batang ito? Bakit walang malay? Hindi po namin alam, Nay. Ako po! Nag-aapoy! Nay, ligaya! Ano ba nangyari sa inyo? Nasaan ang mga magulang nyo? Ligaya, isa gani! Ano, Nay? Nakita po namin sila dun sa ano? Saan nga rin yung pinyo? Sa may manggahan po, Nay. Saan ba kayo galing? Ano nangyari sa inyo? Ano mga pangalan nyo? Kumanaw na po ang aming mga magulang. Ang totoo po niyan, galing po kaming Espanya at inilungan lamang po kami ng aming tiyo upang makarating dito. Ano sabihin? Dulan kayo ng barko? Oo. Bukas at maluwag ang aming tahanan para sa inyong tatlo. Para na nga namin kayong mga anak. Magsintay, Ibet! May anunsyo mula sa general! By the King, a proclamation. Indiomes from 16 to 60 years old are required to work for the Kingdom of Spain for 40 days period. Every landowners are also required to give a part of their harvest to the King. Punishment will be given to those who will go against the new rule. Magsiuwi na kayo at ipahayag ang balita. Milagros, asan ang mga bata? Bakit ba inyo? Nasaan ang mga bata? Mga anak, bili kayo. Kinakailangan nyo magtago sapagkat hindi kayo maaaring maghugi ng mga sundalo. Bukas, magsisimula ang aming pagsisilbi kung kayo't kinakailangan nyo magtago. Aalis na kami, kaya kailangan nyo sigurado yung palaging sarado ang pintuan. Grabe na. Parang ang tagal na natin nagtatrabaho. Kaya yun, nagtatrabaho pa rin tayo. Hoy! Napakabagal mo, inutil! Bilisan mo dyan! Kayo! Ang bagal nyo, mamitas! Madami pa kayong trabahong gagawin, hindi lang yan! Mabalang galang na ho! Para kayo ba ang paglilipuan namin na ito? Hindi ito tama at makatarungan! Tama! Lakakapalo! Sumasakayan ako! Magsisireklamo kayo? Ha?
Angel! Ayos ayos yung mga pinagagawa nyo, ha? Nani Milagros, ang daya-daya mo naman. Ako, talagang bata pa. Di ka lang maalam. Do you hear any footsteps? Shh. Are they soldiers? Let's go to our room. What if they caught us? Why all of you look so shocked? Do I look like a ghost? Footsteps, so I thought they were soldiers. And Joaquin was panicking also. Hi guys, stay calm. I just left you something. The soldiers are gone. Oh, thank God. Alam ko na kahit natutuan yung mga buhay na kasama ninyo, hindi pa rin kami lalong pakasigurado. Uy, anong plano mo? Kailangan may gawin ako. Hindi pwedeng habang buhay ganito na lang tayo. Hayaan na lang namin kayong ganan, na paulit-ulit yung ginagawa. At kung ano man iyon, make sure na hindi ka mapapahamak. Bilisan nyo na po, Riyad, at amin ang ihanda na ligaya ang hapunan. Ganyan, ba't ang lalim ng iniisip mo? O kung ano man yan, lilipas din yan. Basta magtiwala ka. Alam mo, Ligaya, sa dami-daming hindi magandang nangyari sa amin, sa atin, nagpapasalamat ako kasi nandan yung pamilya mo. Nandan kayo para patuloyin sa inyong tahanan kahit na iba yung aming lahi, kahit galing kami sa ibang lugar. Kaya dahil doon, nagpapasalamat kami. Senyor, narinig mo naman siguro ang general. Kung ako sa iyo, tatanggapin ko na lang iyong kahihinatnan. Carmela! Joaquin! Nandito na ako! Kuya! Ano nangyari sa iyo? Ano balita? Sinaktan ka ba nila? Pinakot, pinagsama? Ano ang magagawin sa iyo? Carmela, calm down! Wala silang ibang ginawa sa akin. Since nalang kailan na Spanish ako, isinali nila ako bilang isa sa mga sundalo nila. What? Are you willing to do it? Kahit na alam mo kailangan gawin kung ano man ang sabi nila? Kahit ano man ang paggawa nila? Alam ko may batas nila sa'yo, kaya mo nagawa yan. Kuya, I told you, huwag kang gagawa na ikakapahamak mo. Di namin kakayanin. Guys, relax. Hindi ko mamatay. Babalik ako. Ligaya, Isagani. Alam ko, nandan lang kayo at nakikinig. Kumarito nga kayo, mga kapatid. Alagaan niyo sila, ha? Pati mga sarili niyo, huwag niyo papayaan. Sila Tatay Bernil at kami Milagros sa inyong alalayan, ha? Hindi na namin mababago pa kung ano man yung decision mo. Naniniwala kami sa rason na mayroon ka. Basta ay pangako mo, mababalik ka. Mag-iingat ka rin, kuya, kung mababayaan sa sarili mo. Mahal ka namin. Bibigay po ba ako ng mensahe? Parang masyado na natang madrama. Basta mag-iingat ka doon, kuya, ha? Huwag mong makalimot na namin pamilya kang babalita. Mag-iintay naman kami pa. Narandaan ko ang bawat bilin ninyo. Tara na nga! Sinahanap na ako, eh. Hanggang sa muli, Rafael. Maniniwala ko sa iyo. Ay, nako. Tara na. Magsitulog na tayo.
kuya. Oh, hindi ko na kayo ginising pa. Salamat sa pagtitiwala. Basta't manahig lang kayo, ha? Naniniwala akong pinadala ko ng Diyos sa gayitong sitwasyon dahil may magandang siyang plano. Pangakong babalik akong bit-bit ang pag-asa. Naway magawa kong hindi kayo biguin. Mag-iingat kayo palagi, ha? Nagmamahal, Kuya Rafael. Magtiwala ka lang kay Kuya Rafael. Kasi kung may tao man na mas higit nakakilala sa kanya, kayo ni Joaquin niya. Ginaagal akong makita kang muli, Tiyo. Hola, aking sobrino. Anong ginagawa mo rito? Kailaki na lang iyong pinagbago. Isa ka na mistolang binata ngayon. Kamusta ang iyong mga ermano? At paano naging matatas ka na sa wikang Pilipino? Sa katunayan po na yan, may mga pamilya po kami nakilala dito sa Pilipinas. Sila po yung kumukupo sa amin. Yung aking mga kapatid, nasa aming tahanan po, sa pamilya ng Katapang. At isa na rin po akong bahagi ng mga sundalo. Ako naging ligtas kayo. Kitagal ko rin pinano hanapin kayo. Ngunit hindi ako nabigyan ng pagkakataon dahil sa aking sinumpang tungkulin. El Señor, may mensaheng ipinadala ang ating general dahil daw sa sumbong mula kay Padre Domingo. Inutos siyang sumalakay na ngayon ang ating puwersa. Nakahanda na rin ang lahat ng lieutenant sa ating ayuntamiento para sa gaganaping paglusog. Ihanda ang ating hukbo. Pagtupad sa aking tungkulin ay ang naging halaga ng aking buhay. Buong puso akong naglikod sa aking bayan hanggang sa aking huling hininga. Ba naman to silang ligaya? Di man lang marunong mag-ayos? Ate, ano yan? Sulat ba yan ni Kuya Rafael? Joaquin! Sabes algo de esta carta? Wala ba kay Kuya ang sulat na yan? Mahal kong mga kapatid, hindi ko alam kung paano isimula ng aking pagliham. Tila ba liham ito ng pamaalam ko sa inyo. Mga kapatid, nalulungkot ako na ito ang ating naging kapalaran. Parang kailan lang kasapan natin ang ating mga magulang at tayo ay isang masayang pamilya. Gaya nyo, marami rin akong mga bagay na hindi maunawaan. But parang puro kasawian ang ating naranasan. Gusto kong gumanti at gusto ko rin lumaban. Pero kailangan ko yun isang tabi dahil may mas mahalaga sa akin. Ang inyong kaligtasan.
kinupit ng buhay. At napakasakit masaksihan ang hindi makatarong ginagawa ng ating kapwa Espanyol. Nadudurog ang aking puso sa tuwing nakatagpo ako ng nahihirapang Pilipino. Pero gayunpaman, laking pasalamat ko pa rin dahil nakahanap tayo ng ikalawang pamilya. Siyang tunay na kibubuti nila. Totoo at dalisa yung pagmamahal na kailang inalay. Kaya aking mga kapatid, hangad ko ang inyong magandang tadhana kasama ang ating bagong pamilya. La esperanza está en el corazón. Kaya huwag kayong susuko. Os quiero, pamilya. Papa, Mama, iniwanan na rin kami ni Kuya. Tila nagugulumihanan pa rin ako sa mga nangyayari. Diyos Ama, tulungan mo nawa ako na mahanap ang tamang taong makakatulong sa akin upang maibsan ang bigat ng aking nadarama. May problema ka ba? Maari mo ako sapin kung ano man yan. Padre, may gumugulo sa aking isipan. Nanabik ako sa ostisya para sa kasamian ng namayapa kong kapatid. Babalak akong sumali sa isang samahan na lalaban sa mapangubusong sundalong Espanyol. Ano ang maaari kong gawin? Kung gusto mo ng kasagutan para dyan at mabigyan kita ng tamang konsejo, sumunod ka lamang sa akin. Sigurado po bang matutulungan niyo kung maliwanagan ang aking isipan? Sigurado ako dyan. Magtiwala ka lang sa akin. Andre, saan niyo po ba ako dadalhin? Ano ba? Anong tagal niyo po sa akin? Mag tulong! Tulungan niyo ako! Wala! Anak, Carmela, gising ka na ba? Palagay ko nagsimula po magbago si ate magmula nung nabasa niya ang liham mula kay kuya. Naalala mo ba, Ligaya? Nagbago si ate magmula nung nabasa niya yon? Opo, Nay. At napapansin ko, gabi-gabi na rin po si ate umiiyak. Kailangan na natin matulungan si Carmela. Okay? Tawagin mo ngayong tatay at si Isagani. At ikaw naman, tawag mo si Carmela. Kailangan na natin tumalutos na sama-sama. Anak, Carmela. Inais ko bang sabihin sa amin ng iyong ina at sa iyong mga kapatid? Anak, Carmela, pamilya tayo dito, diba? Huwag naman yan, suyo rin yun ang iyong puso. Dapat ka rin pagtuntuhan. Alam mo kung mas masakit sa akin makita kung nasa ganyang kalagayan? Ate, tiruga mo. Oh,
Mga anak, pinapangako ko, hindi na muli ito mangyayari sa ating pamilya. Bilang sa aking mga daliri ang mga pangyayaring kailan may hindi ko mabatid kung paano at bakit nangyari. Ang inaakala kong bagong pag-asa ay ang simula ng bagong hamon at problema. Ano pa kaya ang mga aasahan kong mangyari? Hindi pa ba sapat ang lahat ng ito? Gulong-gulo ako. Ito na ba? Ito na ba ang tamang panahon upang ako'y kumilos, magsalita, upang maging dalubhasa at putulin na kung ano man ang harang na bumabalot sa pagiging tahimik ng aking sistema? Sa lahat ng ito, bagamat gulo ang aking isipan, ay isa lang ang natitiyak ko. Handa na ako. Marahil nalilito kayo at napapatanong dahil ako ay isang Espanyol. Tunay bang maaari akong maging kasapi sa kilusang ito? Ang akin lamang masasabi ay buong puso at tapat akong maglilingkod sa ating samahan. Gaya nyo, sabik din ako sa kalayaan. Pagkakapantay-pantay ng karapatan at katarungan. Nasaksiyan at naranasan ko rin ang kalupitan na pinaiiral ng aking mga kapwa dayuhan. Kahit sakit makita ang paglisan at kalungkutan ng ating mga mahal sa buhay dahil lang sa hindi pantay na sistema. At kahindik-hindik sa damdamin ang masilayang mawala sila na wala akong magawa. Tunay ngang masalimuot ang yugto na ito ng ating mga buhay. Kaya mama, papa, kuya, at sa lahat pa ng biktima ng kalupitan at pang-abuso, at pati na rin sa kinabukasan ng ating pamilya. Para sa inyo ang aming pinaglalaban. Kalayaan, katarungan, at kapayapaan. Wala nang lahi ang mahuli at mauna pa dahil tayo ay sabay-sabay babangon para tumungo sa pagkakaisa. Para isigaw naman ang ating karapatan bilang tao. Tapos na tayo sa pagiging alipin at idyo. Basagin natin ang kanilang paghahari gamit ang ingay ng mga dumadaing nating puso. Kaya po kaisa ako, tungo sa kalayaan ng ating hinahangad. Mabuhay ang ating bayan.